Ayun mga tol, welcome back na naman sa ating channel. Welcome back din sa akin. Oo, dahil masyado siyang busy kaya ngayon lang napasama sa video natin, sa vlog. Ang vlog pala natin mga tol sa araw na ito eh, napakaganda. Para sa ano to, para sa ating lahat, para matuto naman tayo ng mga iba't ibang kulay ng ibon. Yes, it's all about the rare colors. Ayun mga tol, kung sinabi mong rare eh, madalang na makita sa Pilipinas at sa ibang bansa na din na yung mga importer natin pinasok sa Pilipinas, kaya meron na tayong mga iba't ibang kulay dito na makikita sa Pinas. So ngayon tatalakayin natin yung mga iba't ibang kulay ng rare at saka yung mga presyo nila para dun sa mga nangangarap na magkaroon ng mga rare, makapag-ipon-ipon na sa gusto nilang rare color. Yun, yung hindi binuraot. Yun. Pa, walang buraot. Yun. Kasi nakikita natin na bumababa ang presyo ng rare dahil sa ilang mga hindi mga buraot na nangangalapate. Gusto lagi budget meal. Gusto budget meal. Ano kaya nasa Jollibee? Yun mga tol. Ang una nating umpisan pala natin. Ang una nating ipapakita mga tol indigo. Indigo, let's go. Ay mga pala tol, ang indigo, ang recessive red, recessive yellow, consider na rare dati. Pero ngayon yung yellow pa rin, consider ang red tsaka yung indigo medyo napabilang na sila sa off color. Dati consider sila as a rare, pero dahil dumami na ang kanilang populasyon consider na lang sila sa as a off color. So kapag ka dumadami ang kulay ng isang kalapate, hindi na siya nagiging rare, ganon, off color na lang. Parang 'yun ang nagiging sistema ng ng sa pag-ibon mga tol, na pag masyado na siyang dumami na lagi nang nakikita natin tsaka na tatabunan na sila ng mga bagong breed na mga ibon nakukonsider sila sa off color tulad ng indigo dati. Ano naman yan rare color. Pero dahil sa natabunan na sila ng bagong kulay, tulad ngayon may mga stencil na tayo, mga rubella, kaya naging off color na lang sila. Tsaka parang habang dumadami sila, mas bumababa yung value. Parang nagiging ganun yung kalakaran. Oo, nagiging ganun ang kalakaran kasi yung iba masyado na nilang binibreed, tapos may dumadating na bagong ibon, kaya yung value nila bumababa. Sana yung sudden hindi ganun na bumaba, no? Kasi mahirap din magbreed ng magandang sudden. Diba? Nga pala tol, yung indigo wala sa natin, sa loft natin, kaya ipapakita na lang natin dito pictures. Yung pictures ng dito. Ng indigo. Yes. Okay, so yung indigo, consider na siya ngayon as of color. Yung presyo niya naman, kung bibili ka ng indigo. Sa mga quality indigo, mga tol, medyo maganda-ganda pa din. 1K to 2K pa din ang presyoan ng indigo. Depende yan, tol, sa seller, syempre. Kung pwede niya namang i-out ng 500, wala tayong magagawa doon. Pero sa mga quality, ayun, 1K to 2K, mga tol, dahil may makikita pa rin kayo mga tol na talagang quality. Yung magaganda yung katawan, no? Yung tinti. Tsaka syempre yung kulay. Dahil sa rare, ang pinagbabasehan ng kulay. Tapos yung matingkad yung pagkakulay niya. Yung matingkad ang pagkakulay niya. Susunod. Bronze. Yun, mga bronze kite, tawagin nila. Dati, rare yan, na naging off-color na rin dahil sa dami ng ang nag-breed. Tsaka sa mga nabasa natin mga tol, ang bronze ay consider as a TS1, Toy Stencil 1. Ang bronze? Oo. Ano? Kaya parang naging off-color pero isa pa rin siya sa mga rare color na ginagamit pa din hanggang ngayon. Lalo sa mga master sa rare ginagamit 'yan bilang
panimpla sa stencil nila. Yun yung mga sikreto na bubunyag na natin. Kinocross sa stencil. Kinocross, o. Yun yung ano, ha, yun yung mga nabasa natin, mga nasaliksik natin, mga natanungan nating mga tropa natin na nagbahagi ng kanilang experience. Kasi ang bronze ay consider na TS1. Kaya pag may mga TS3 sila, TS4 na mga hawak, doon nila kinocross, at maglalabas pa rin naman ng mga TS2 hanggang TS3 na mga toy stencil. Masyado nang lumagpas agad tayo, naging toy stencil na agad ang usapan. Basta yun sa yung bronze, yun. Magkano yeah. naman ng, ano, magkano mo siya mabibili? Magkano ang presyo niya sa market? Ang bronze ay mabibili pa din. Depende pa rin sa seller. May 500, pero sa mga quality, 1K to 2K pa din. 1K to 2K pa din. Kung ito magbibenta ng bronze? 5K. Yun nga, 1K to 2K depende sa quality, depende sa seller. Okay, next. Number 3. Di ba ipapakita ang bronze? Ayaw nga pala. I'm sorry. Yon mga tol, ito ang example ng bronze kite. Yan. Ang nag-iisa nating bronze kite dahil hindi natin may ano to, may out. Dahil magandang magbigay sa atin ng anak. Tsaka ginagawa na rin nating sitter. Ganyan kulay mga tol ng bronze kite. Sitter mo yan? Sitter breeder. Depende sa isi-sitter niya. Depende sa pangailangan. Depende sa pangailangan. Napakagandang ibon nito mga tol. Makinis-kinis pa. Kung ibibenta mo yan, magkano yan? Hindi, pwede. Kung ibibenta mo nga? Porky. Porky. Yan mga tol. Kaya yung mga may balak na bilin to, Nui. 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 Okay na? Okay, next na tayo. Okay, next. Kunin mo na yung next nating ibon. Susunod na rare color mga tol, recessive yellow. Recessive yan. Yellow. Ito ang recessive yellow, consider pa rin na rare dahil napaka-rare pa rin yan. Yan. Napakadalang pa rin. Kahit marami nang pinuproduce, rare pa din. Magkano po ang presyo niyan, sir? Ang presyohan sa market ng recessive yellow is may nagbibenta ng 500 hanggang 2,000 pa din. Depende pa rin sa quality, mga tol. Parang nag-ipayansel to, ah. Kung ibibenta mo yan, magkano yan? Hindi ko maanuhan eh, dahil pag mga lab natin, mahirap presyohan eh. Sabihin nilang 5K, ayoko. Yan, dahil napakagandang mag-produce nito mga tol, kaya hindi keep natin yan. Mag-presyohan. Pag 10K, sige. Gusto pala mataas yung presyo. Ayan, pero hindi yan, hindi yan for sale, di ba? Hindi yan for sale mga tol. Sa anak, baka pwede pa. Magkano ang presyo ulit? May 500, lalo sa YB, medyo na bumaba na nga talaga ang presyo ng mga dilaw. 500, depende sa seller, depende sa quality. May 2K pa din mga tol. Pag galing kay Bernilo, asahan nyo na, medyo may presyo talaga mga tol. Dahil sa pagmamahal, andun na. Okay. Okay na? Okay na. Uy. Okay mga tol. Hindi ang natin ating susunod. To. Tor, hindi. Yellow check. Yellow check. Yan, ganda ng pagka-yellow check niya. Ang taba din po niyan. Oh. Ito, consider na lang ata sa off-color ang yellow check. Dahil recessive yellow na lang ang rare sa dilaw. Pero tignan nyo naman mga tol, kahit off-color yan, the best pa din. Presyuhan mga tol, may nabibili na hanggang 300 hanggang 300 na lang yan?
Pero ito hindi naman, di ba? Meron na nga tayo nakikita na 300 hanggang... Sa mga post na? Oo. 300 hanggang 1,000. Depende pa rin sa seller. Hindi natin mapipilit. Oo. Tsaka syempre sa quality pa din. Titingin tayo mga tol sa quality. Kailangan pagka magpapasok kayo sa rear, eh hindi lang puro budget ang inaano nyo, tinitignan nyo. Siyempre kung malusog, di ba? Consider nyo din ang yung, kanilang kalagayan. Syempre. Yung laki ng katawan, di ba? Tulad nito, mga higanting mga dilaw to. Yan. Next tayo. Next. Next na ibon, mga tol, eh yung tinatawag nating dome opal. Yan. Rear color ang dome opal, mga tol. Isa sa mga hinangad nating kulay to dati, mga dome opal. Isa sa mga paborito pa rin natin ngayon. Pailakay na natin yan, di ba? Medyo nakakalungkot lang dahil isa sa mga bumaba talaga to. Dahil may mga nag-out ng napakamura. Hindi rin natin sila masisi dahil sa mga nagdaang lockdown. Pandemya, eh, kinailangan talaga ng pera. Kaya isa sa mga rare color na bumagsak. Dati ba magkano yung pinakamataas niya dati? Dati ang nabili natin, umabot sa 3K ang isa. 3K isa? Ngayon, may GB na lang. Grabe, giver na lang. Ngayon, makakabili ka ng 500 na lang. 500? Pwede keep na lang. Kakalungkot, pero yun ang katotohanan. 500 sabi ka na lang? Ba't ganun? Hanggang 2K pa din yan, depende pa rin sa seller tsaka sa quality. Kung ibibenta mo yan, magkano yan? Hindi pa rin bababa sa 1.5 to, kung quality na to. Kung makikita nyo, may iba siyang kulay. Hindi siya basta-bastang dom lang. Yan mga tol. Blue base. Yan. Kaya hindi mo siya pwedeng i-out ng mura. Yung mga iba kasi talagang alam nila mura ang dom pero hindi ho. Ang magulang nito nakakuha namin ng 3,000 isa. Dahil tinignan namin talaga yung quality, hindi yung presyo. Ganon dapat ang pagkuha ng rear. Isa lang sa una sa kalusugan, syempre yung tayo, tapos yung quality ng ibon bago yung budget. Dahil pagpapasok kayo sa rear, dapat may pera talaga. Oo nga. Hindi lang binuraon. Hugot na hugot ka. Hindi naman. Okay mga tol, ang susunod ay opal bar. Opal bar? Yan. Napakakinis niyan mga tol sa personal. Painakay na rin natin yan, di ba? Bernilof, ano na yan? Line. Bernilof line. Isa to sa mga yung magulang nito, isa sa mga nakuha natin kay Master Binay's Loft. Na ngayon ito tumigil na sa pag-re-rear dahil bumalik sa probinsya. Shoutout sa iyo tol. Ito ang inakay ng pinamana mo sa amin. Thank you so much. Napakagandang ibon. Tsaka yung mga dinodonate natin sa mga charity, eh halos lahat nang galing sa Opal Bar, di ba? Opal Bar na nakuha natin kay Tol Binis. Di tayo pinapaya dahil sa mga feedback naman magaganda. Mm-mm. So magkano ang presyo niyan, sir? Ganun din sa Dome Opal tsaka sa Opal Bar. May GB na lang din. Nakakalungkot na sabihing 500 pero yun yung katotohanan na nakikita sa market na may nagbebenta ng 500. Rush. Pero pag kayong quality naman, yung pangmatigasan talagang presyo. Ito, hindi ko ibibigay ng 1.5 to sa mga ganito. Kung 2K, tropa, presyong tropa. 2K? Wow! Galante ka pa na na. Hindi, yun yung sa atin ha. Yung sa mga nagtatanong ng mga ganito at medyo namamahalan. Talagang ganun to lang mga presyuan talaga yan. Sa mga quality. Yung iba kasi
parang hinahambing na lang, bakit ganito kay ganon, 500? Bakit sa'yo, 1.5 to 2K pa din? Eh, depende ko kasi yan. Kung ano kasi, kung titignan nyo ang ibon, hahawakan nyo, at kinukumpara nyo na rin, kung mahawakan nyo itong mga ibon na to tsaka sa mga kalusugan nila. Tsaka iba rin siguro sa pag-aalagang ini-invest natin, di ba? Vitamins na binibigay natin. Mm-mm. Tapos yung panahon talaga na ginugugol natin sa kanila. Panahon natin na ibinrit natin sila tapos mm-mm, bibigay mo ng 500. Mm-mm. Keep na lang. Keep na lang. Kasi kung sa vitamins, di ba, talo na tayo. Oo. Magkano ang budget natin sa vitamins? Sa isang buwan pa lang. 3 to 5 na ba ang vitamins natin yan? Sa isang buwan? Hindi, pagkasama mga gamot niya, mga nasa 2,000. 2,000. Mm. Kaya, sa lahat na yun. Oo. Pati sa YB. Oo. Ayun. Kaya, pero yung ano ah, pero yung formula ng YB. Formula, oh. Yun. Kaya medyo masakit na ilabas ng ganung halaga. Dahil minamahal namin. Tama. Susunod, tumai pa. Susunod mga tol, opal pa din pero white bar. Yan. Yan, yun na panalunan natin yun, di ba? Oh, sina-shoutout ko yung si Tol Bonner Flores na nag-chat sa atin, bibigyan tayo ng ano, gift bird. Well, pang ano, walayuan. Well, thank you agad. Pang race para daw mawala din sa atin. Hindi ah. Paano, malalakas ibon nun. Yan. Yan ang opal white bar mga tol. Isa sa mga mahal na opal. Yan. Ba't ganyan ang itsura niyan ngayon? Parang may ano. Binugbog ng kanyang pares pero okay na sila. Kasundong hindi mag-divorce. Nagbubugbogan tas okay na, no? Hindi, nung nang-itlog, hindi na siya binugbog. Ah, ganun. Nung wala pa silang itlog, mag-iwalay na sana dahil sugarol yung ama eh. Yan. Magkano naman ang presyo niyan, sir? Sa ngayon, ang white bar, medyo mataas pa rin to. Sa ano eh, nakikita natin, 1K pa din. Mura na rin. Pag YB? Mga ganun ang presyuhan, mga 1K to ano pa din. Maganda-ganda pa rin ang presyuhan. Pag breeder? Maabot pa rin ng 2K to 2.5. Depende pa rin sa seller, syempre. May mga nangangailangang seller. Kaya may mga nagbibentang 1K, ganun. Pero sa mga ano talaga, quality, tsaka hindi rush, 1.5 to 2.5 pa rin ang ano nito, ang presyuhan ng ano. Kaya sa mga ano, magantay na lang kayo ng rush. Abang sa rush. Abang na lang, baka may pag pagka may pinamangailangan, no? Yan ah. Ano yan? Diba? Info yan. Sa galing sa Bernilo. Ganda niyan, di ba? Kaya huwag kayong ano, kukuha agad. Pero pag gusto yung quality, syempre. Wala, wala nang bibili kayo sa atin. Ha? Hintayin ko na lang mag-ipit si Bernie Loft. Hindi. Marami tayo suki. Yan. Ayan mga tol, kitang-kita nyo ang quality. Parang crested dahil binugbog. Susunod mga tol, blue barless. Yan. Kung napapansin nyo, nandito tayo sa loft natin dahil isa siya sa magiging flyers natin. Isa kakarga siya sa mga yan. Warriors. So, kakarga mo? Ikakarga natin yan sa summer. Pagugulangin pa natin ng konti para practice na. Blue barless. Blue barless. Sa mga blue barless, may nagbenta na nakita ko 500 isa. 500 isa? Oo. Nakakalungkot pa rin. Pero reality check. Pero wag na sinugaliin magbenta ng ganun. Oh, syempre. Sinasuggest ni Shaline sa mga breeder, maawa yes naman kayo. Kasabay tayo. Ay, nang hirap magbalaga ng alapati. Oh, yan. Focus. Huwag niya naman ganyan. Yan. Pero mga quality naman, nakaabot sa 2K pa din, syempre. Ayan. Kung may bebenta mo yan, magkano 250. Grabe ka. Pero ano, kung YB, magkano bentahan?
Sa mga ano pa rin, 1K pa din ang isa sa mga talagang legit na breeder. Magkano? 1K. Pagka breeder? Depende pa rin sa nakasuksok na linyada sa kanila. Pero magkanong pinakamababa? 500. Breeder? Hindi, yung mga breeder, mga 1.5 yan. Isa. Siyempre. Pinakamataas. Yung mga opal barless, tawagin nila. Hindi, pinakamataas na blue barless. Blue barless, mga 2K. 2K, oh. Pinakamataas na breeder na yun. Ito, bata pa lang to, mga tol, YB pa lang. Okay. Kakatapos lang magsiyap. Next. Yun, mga tol, next na tayo. Susunod, ang brown barless na isa sa mga pinangarap natin to dati. Anong nangyari sa inyo? Grabe ang mahal ng bili natin dyan, di ba? Ang mahal ng bili sa barless. Tingnan nyo. Pero may linya to, di ba? Linya ni Bernie. Dati mga tol, ang brown barless ay nagre-range ng 8 to 10. Hindi 10 eh, hanggang 12 pa nga eh. 8 to 12? Ang range ng barless dati, mga tol, sinashoutout ko muna ang mahusay nating tropa na taga Bacoor, si Tol Ricky Lo. Sir, shoutout sa'yo, eto na ang barless mo, ang ganda pa rin. Siyempre, alagang siya linya. Ano to? Napabayaan ni Sir to dahil marami siyang ginagawa dati. Kaya pinamana muna niya sa atin. Yan. Mahal ang ang barless dati, mga tol. 8 to 12K ang pares, mga tol. 8 to 12K. Ang nangyari? Ang barless ngayon, nakikita ko may nagbenta ng 1.5 pares. 1.5? Pares? Ewan ko. Sa kanila. Ba't anong nangyari sa kanila? Bakit? Baka kailangan hindi ko na masabing sa quality na rin eh. Dahil yung nakita ko, quality din eh. 1.5 pares? Masyadong nakakalungkot yun. Kukunin ko sana eh. Ang dami namang ibon natin. Yan. Pero kung ano, kung regular na pagbebenta lang, hindi rush, magkano? Hindi ko na ma-presyuhan tuloy dahil sa mga nakikita kong ano eh. Sa mga nakikita kong presyuhan nila, YB, nagtitinda sila ng 500. Hindi kasi, yung mga bagong breeder kasi ng ano ngayon, mga bagong nagbe-breed ngayon ng mga barless, mga bagong sibol. Bago pa rin tayo pero alam natin kasi ang naging presyo dati kaya nakakalungkot. Naglalabas sila ng 500 ang YB. Tapos nung huling nakita ko 1.5, grabe, breeder na. Yun ang ano, hindi nila kasi naramdaman dati na ito ang isa sa mga mahal na red color nung umpisa ang barless. Tapos ngayon, sobrang ano, no? Sobrang baba talaga. Dati, pag may nag-post ng 6K ang 6K nestmate na barless, nag-uunahan. Dahil sobrang mura yun eh. Doon nang umpisa eh, yung mga ganon, super budget meal, ganon, tawag na doon ha, 6K. Nag-uunahan. Tapos naging ano, pababa ng pababa sa competition. Healthy competition naman kasi talaga yung ganun. Pero naging ano, naging parang kaugalian na ugali na ng mga nag-aabang-abang. Hanggang binaba ng mga breeder ang presyo. Nakakalungkot lang na ano, bumababa ang value ng rare. Yung halaga ng ibon na pinangarap mo dati. Tapos ngayon parang mababaliwala na lang sila, no? Kung wala. Ganun. Ang set. Ubus na. Pero kung ibebenta mo yan, magkano yan, sir? Nakakuha natin to. Secret pa lang. Baka sumakit ang damdamin mo. Tapos mabibenta mo na to ngayon, mahirapan na ang 3,000. Isa? Hindi. Pares? Grabe. Ganun bumagsak ang barless blue. Wag muna tayo mag-breed ng barless. Ayaw mo muna okay silang... Ayaw mo muna silang ano? Ayaw mo mapuno yung pulo.
kung bumagsak to, lalo yung brown, ah, blue. Oo. Dahil mas ano to. Magpalipad na lang tayo ng ganyan. Ayan, maganda. Ayan, diba? Merong nasa ano na nga eh. Magpalipad na lang tayo. Bali mo, diba? Mm. Ayun, medyo napatagal dito dahil sila ang pinakakawawang rare na bumagsak ang presyo. From 8 to 12K ang Paris, naging 500 na lang ang white. Grabe. Kung yung mga ano, yung mga breeder na maglalabas ng 500, switch na lang kayo mga tol sa stencil, yun ang pababahin nyo. Para may paltok kayo sa mga breeder na mamuhunan. Kasi ang stencil, mamumuhunan talaga sila. Hindi, inaano ko. Hindi, mamaya na. Sa kanila eh. Mga busit sila eh. Pinababa nilang barless eh. 8 to 12 na naging 500 ang white. Ang sakit sa kalooban, di ba? Para sa mga ibang nagbibreed tulad natin, no? Kasi ang pagbibreed namin, hindi lang naman nagbreed kami dahil gusto namin kumita, ganun. Hindi naman ganun ang purpose namin eh. Nagbreed kami dahil gusto namin yung ibon. Mahal namin yung mga ibon. Yun. Sa pag-aalaga namin, walang maganda, walang pangit. Mm-mm. Kaya pag nakikita namin bumababa talaga sila ng gusto, masakit. Yan. Next na tayo, baka may mamura ako. Okay mga tol, next natin. Opal Brown Barless. Bakit Opal Brown Barless? Maraming nag-ID kasi dito mga tol. May nagsabi, ano, Kaki Barless. Kaki Barless? May nagsabi, yun, Opal Barless. Opal Brown Barless. Ang daming nag-ano eh. Kaya hindi natin alam, bahala na kayo. Bahala na kayo humusga. Yan. Yung buntot. Yan, Opal. Kita mo, ang kisig! Si genetics natin yan. Si Brownies yan. Si Brownies ang pangalan yan. Ayan mga tol, unahan ko na kayo sa may bumibili dyan. Tagala Union. Tinatawaran niya ng 3,000 pa rin. 3,000? Pinost kasi natin to, diba, sa ano. Pero hindi natin to ibibigay dahil gagawin nating breeder. Tsaka pang show natin to mga tol. Tamo naman. Malaking cup na quality. Yan. Sa presyuhan, di ko alam kung magkano. Pero tinatawaran na nga to sa atin ng 3,000. Hindi natin ibibigay dahil pararamihin natin yung katulad niyang pogi. Yan. At pangkad mga tol, kita nyo, sagad dito. Sagad sa ano, sa bubong. Tawag doon? Bubong. Easy yata to eh. English carrier. Pangkad niya oh. Yan. Na may pagka-homer. Kinuha niya lahat eh. Tama, may pagka-homer yan. Yan oh. Lapat pa. Oo nga. Oh, yan oh. Ganda no? Sa mga presyuhan ng Opal Barless, hindi nalalayo sa barless pa rin, pero may pagkamahal ang opal dahil napakahirap magpalabas ng opal barless mga tol. Ang presyuhan, 1K to... Makikita ko ito, opinion lang ng Bernie Lofto mga tol. 1K to 2.5 pa din. YB. YB. Hindi, mga ano na, pangkalahatan na yun. Ah, ganun. Mga YB, 1,000, ganun. Mga breeder, 2K to 2.5. Dahil mahirap magpalabas ng opal. Ang baba na pala talaga ng opal ngayon. Mga barless, mga no? Mga barless. Pinahina. Gusto mo di magbigay ako ng sample ng nagpahina ng barless? Wag na! Para issue, di ba? Ang dami manood. Ayun. Sabihin mo na ba? Wag. Joke ko lang yun. Tropa naman eh. Initials. Ha? Initial? Bernilo. Kupal eh.